Pwede bang gumamit ng box or karton as check-in baggage pauwi sa Pilipinas? At para makakuha tayo ng tamang kasagutan tungkol dito, ay nagtanong ulit ako sa Philippine Airlines, Cebu Pacific, Emirates Airlines at sa Etihad Airways. Pero sad to say guys, wala pa rin akong nakuhang matinong sagot or ng malinaw na kasagutan sa Philippine Airlines at sa Cebu Pacific. Pero ang Emirates Airlines at ang Etihad Airways ay matik nagre-reply sila at tao mismo ang makakausap mo, kaya nakaka-amaze talaga. Napakarami kasi mga OFW ang nagtatanong tungkol dito, kaya guys, tinanong natin ang mga airlines para nakakasiguro tayo sa mga latest update at kung pwede pa ba gamitin ito. At ang sagot nila guys ay yes, allowed sa Emirates Airlines at sa Etihad Airways na gumamit ng box or karton as check-in baggage. Basta pasok ito sa check-in baggage allowance nyo at pasok sa dimension. Meaning guys, ng dimension na tinutukoy nila is yung sukat ng box or ng karton. At ang maximum na sukat guys ay 72 cm ang haba or ang lapad. At 90 cm naman ang taas niya. At 45 cm naman ang nasa loob niya. At para guys, mas maintindihan nyo ang mga pinagsasabi ko, ay gumawa ako ng photo example gaya nito. Sana malinaw ang pagkakapaliwanag ko at naiintindihan nyo. Pati yung photo or yung picture na pinakita ko. Pwede yung i-screenshot guys para hindi kayo malito dahil napakadali lang naman intindihin. Pero sa mga kapwa natin OFW na may parehong experience na nakapagdala ng box or karton as check-in baggage nila pauwi sa Pilipinas, lalo na sa Cebu Pacific or Philippine Airlines, i-share nyo naman guys sa comment section ng video na ito para naman matulungan natin ang mga kapwa natin OFW na nagtatanong. Napalaking bagay niyan guys at nagpapasalamat ako in advance sa inyo. Muling pinapaalala pala guys ng mga airlines yung mga pinagbabawal na ilagay sa check-in baggage at kahit sa hand carry baggage. Pero lalo na sa check-in baggage guys, ang mga weapon, kutsilyo or yung mga sharp object ay bawal yan sa check-in baggage. Pati yung mga flammable items guys kagaya ng butane, lighter at iba pang mga nakakalasong kemikal. At pati ang mga gadgets guys gaya ng cellphone, laptop, lalong-lalo na ang power bank ay bawal sa check-in baggage or mga naglalaman or nagtataglay ng lithium battery. Dahil guys, pwede ito mag-cause ng sunog sa loob ng eroplano. Pero guys, yung mga maliliit na items na naglalaman ng lithium battery na may konting percent lang naman, kagaya ng rechargeable flashlight, relo or kahit ano pang maliliit na bagay na may lithium battery, pwede naman daw ito mailagay sa check-in baggage pero hindi kagaya ng cellphone, laptop, lalong-lalo na ang power bank. Bawal na bawal ito sa check-in baggage dahil ito ang madalas mag-cause ng sunog sa eroplano. Kaya pala guys, kapag umuwi ang mga kasama ko dito sa trabaho ay hindi naman nasisita or nahaharang kapag naglalagay sila ng rechargeable flashlight or mga relo sa kanilang check-in baggage. Take note pala guys na pati ang e-cigarettes or ang vape ay bawal sa check-in baggage. Baka isipin nyo guys na maliit lang naman ang e-cigarettes, baka pwede itong ilagay sa check-in. Hindi guys, bawal na bawal din ang vape sa loob ng check-in baggage, kaya dapat ilagay nyo ito sa inyong hand carry. Eto guys, clarify ko din ito sa Emirates Airlines, pero hindi ko alam sa ibang eroplano kung allowed ito. Dahil napakarami nagtatanong kung pwede daw ba magdala ng alak pauwi sa Pilipinas. Ang sagot naman guys ng Emirates Airlines ay pwede kayo mag-uwi ng alak pauwi sa Pilipinas sa inyong check-in baggage up to 5 liters. Pero guys, hindi sa isang lalagyan. Dapat magkakahiwa-hiwalay, for example, tag-iisang litro. At dapat daw hindi lalampas sa 70% ang alcohol content nito. So yan guys, malinaw na pwede kayo magdala ng up to 5 liters na liquor or ng inuming alak pauwi sa Pilipinas kapag Emirates Airlines ang sasakyan nyo. Pero sa mga kapwa natin OFW na may experience din na pagdadala ng alak pauwi sa Pilipinas, i-share nyo naman guys ang experience nyo sa comment section ng video na ito
para makatulong din sa mga kapwa natin OFW na nagtatanong tungkol dito. Maraming maraming salamat in advance sa inyo. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayong updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming maraming salamat. See you next time!